I-rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Guys, good afternoon. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa nagbabagang luha. So habang tayo ay nagluluto ng bagoong na alamang with pork, ay kukwentuhan ko kayo. So nandito din yung mga sangkap. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! So, si Maita guys, pumunta doon sa bahay nila ni Alex upang magbigay ng gamot para kay Alex. And then, nagdala din siya ng pagkain. At kinausap din siya ni Mrs. Monter na ayaw man niya na sa nangyari ni Alex ngayon at saka na magiging girlfriend itong si Maita ni Alex, pero wala siyang magawa kundi tanggapin ang lahat. At dumating itong si Alex at nagtanong siya kung ano yung pinag-uusapan nila, ngunit sabi naman ni Maita ay wala. Sumuwi na si Maita at natulog na siya nung gabing yon. So sa kanyang pagtulog ay merong mga dalawang lalaki na pumunta doon sa kanilang bahay at sinuntok yung kanyang tiyan at natakot siya dito. At dahil sa kanyang takot ay nakasigaw siya. At nung pagising niya ay panaginip lang pala ang lahat at yung nagisnan niya ay itong si Alex. So kaya nakapag-decide dito si Alex na dapat babalik na ng trabaho itong si Maita upang hindi siya malungkot. Hindi niya malala yung kanyang ama tsaka yung kanyang kapatid na si Shadow. So yun na nga, at bumalik nga ng trabaho itong si Maita. Tapos yun, after a year ay naging okay na si Maita. Tapos meron silang decoration na bago dito sa, para sa resort, at nag-pictorial sila dito. And then itong si Alex ay nakapag-decide na na yayain na ng kasal itong si yung kanyang girlfriend na si Maita. So nagsabi na siya sa kanyang ina, hindi man papayag sana yung kanyang ina or magiging against pa sana. Sinabi niya dito kay Alex na pag-isipan niyang mabuti yung kanyang gagawing engagement para kay Maita. Tapos sabi ni Alex dito, akala ko ba tanggap mo na si Maita dahil binigyan mo na ng trabaho ulit, tapos meron ba siyang staff house. Akala daw niya natanggap na niya itong si Maita bilang kanyang manugang. So sabi naman niya, hindi naman sa ganon, dahil kung hindi daw niya matanggap ay alis na lang daw sila doon sa kanila. So sabi naman niya, hindi naman ganon, kung saan daw siya masaya, so doon din daw siya. So yun na nga, at nag-propose na nga itong si Alex doon, at sinurprise niya itong si Maita, nilagyan niya ng blindfold yung kanyang mata, and then doon sila sa may sasakyan. At nung pagkuha niya sa blindfold ng kanyang mata, nagtaka itong si Maita kung bakit nandito yung sasakyan ng kanyang ama na ibinenta na niya. Sinabi kasi ni Alex noon na sa pag yayain na daw niya ng kasal itong si Maita ay dapat nandyan daw yung kanyang ama, kaya yung sasakyan na lang yung kanyang kinuha at dinala doon para makawitness sa pagyaya niya ng kasal kay Maita. Ngunit itong si Maita ay nag-alinlangan dahil sa kanyang ina. So, na-imagine niya yung nag-flashback sa kanya yung pangyayari nung nag-usap sila ng ina ni Alex dito. So, kay before niya sinagot itong si Alex sa pagtugon sa kanyang pagyaya ng kasal, ay kinausap muna nila itong mama ni Alex at fortunately ay pumayag naman yung kanyang ina na magiging asawa itong si Maita, dahil kung saan daw happy itong si Alex ay dun din happy yung kanyang ina. So nalungkot pa rin yung kanyang ina nung engagement day na, dahil mawala na siya ng anak. Sinabi niya iyon kay Alex, at sinabi naman ni Alex na sinabi niya kay Maita na hindi daw niya iiwan yung kanyang ina, at okay naman yun kay Maita. So okay na ang lahat, at doon na sila sa pagkainan. So ito namang si Maita, before siya pumunta doon sa pagkainan, ay kinausap niya yung picture frame nung kanyang kapatid at saka yung kanyang ama. Sinabi niya dito na
dapat nandoon daw sila sa kanyang engagement. Tapos, dinala niya yung picture frame ni Chelo at saka ni Mang Paing at doon meron ding pagkain silang dalawa. So, nung tumayo na itong si ano, si Maita, ay naiyak siya dito sa nakita. At bukas guys, abangan natin ang susunod na kabanata kung ano yung nakita ni Maita dahil sa abangan ay yung babae ay yumakap sa isang guest nila doon. So malalaman natin kung sino yung babaeng yon dahil sa tingin ko parang si Chelo yon. So yun lang guys at sana nag-enjoy kayo sa aking storytelling at sa aking pagluluto ng bagoong na alamang weed pork. That's all. Thank you. Hindi pa siya ano, parang hato sa Bisaya pa dahil ano pa lang, mga ilang days ko pa lang ito ginawa na alamang, hipon. Ano tawag doon? Yung bagoong. Kaya hindi pa to masyadong hato sa Bisaya. Yung parang lutong-luto na ginamos na or bagoong na. Ganyan. Haluin muna natin dahil hindi pa tuluto. Medyo tinanggalan ko nga ito ng, nilagyan ko nga ito ng tubig. Kanina, hinugasan ko ng tubig para hindi talaga siya maano, maalat. Sabi ni Mama, lagyan ko daw ng toyo. Nako, anong klase? Baka maging dagat na. Sobrang masarap. Masarap na siya. Pwede na itong pang-negosyo. Pwede na itong ibenta. Pwede rin siya lagyan natin ng konting asukal. Okay. Lagyan natin ng konting asukal para mas masarap talaga siya. Ayan. Malat-alat na. Manis ka na ito. Maalat-alat na malamis tami. So, yan lang yung technique para masarap. Lagyan ng sugar. Yung bagoong. Masarap nga siya nung hindi ko pa nilagyan. Lalo na pag meron na talaga. So, diba? See? Ito na itsura na. Okay, so, ayan is siya. Picturean ko na yan.